sa team fight tsaka sa clash ay si Chakno. Chakno. Wala na pag nakakupra siya. Kupra. Sobrang sneaky niya laging pumesto. Ang malakas siya mag-set. Hindi ka pwede lumaban kapag hindi mo pa siya nakikita sa mapa. Sa ngayong season, pinaka nahihirapan ako pag team fight si Benny Cutie. Parang kontrapelo yung hero niya lagi. Dahil sa mga fighter hero niya like Pobius and Yuzong. Yuzong. Lalo na pag naka-Yuzong siya, ano, ang lakas mang-ipit. Lagi siya nang sa zone ng mages. Hindi ako makadiskarte pa minsan sa sobrang tago. Para sa akin, siguro pinamagaling kumalash is si Kyrie. League ni Kyrie. Kyrie. Comfort niya yung panel talaga. Ang ganda lagi ng mga tempo niya. Siya yung maglilinis ng mga low HP. Parang pag finorse mo siyang patayin, parang ikaw yung ma-outplay niya. Kasi alam niya kung kailan siya papasok, kung kailan siya magbibitaw ng skill. Best example talaga yung laban namin Sonic kasi pinidetch namin patayin tapos ayun, inubos kaming lima. Parang sobrang flashy niya, sobrang fast hand yan. Siguro sa akin yung Chu ni Yawi. Ayoko paggamit sa kanya yung Chu. Dapat mo talaga bantayan si Yawi, lalo na pag naka-Chu. Siya kasi initiator ng team sa mga setup play niya. Kahit sinong gusto niyang banggitin, mauhuli niya eh. Sobrang galing niya pagdating sa mga pick-up. Pag clash, lagi niyang nahuhuli yung core eh. Lagi siya nakaready muli ng jungler na kalaban eh. Parang natitiktok. Lalo na pag ano, clash, pag lord fight. Alam niya talaga yung target niya. Kasi nung sa clash, laging nahuhuli si Kelra. Nahuhuli niya yung winning condition namin, which is si Kelra. Kasi sa clash, pag nakakalaban namin, siguro si Bentings. Kasi puro pang pick-off siya eh. Yung player na iniiwasan ko pag team fight, si Kyrie at Carl. Carl TZ pa rin. Carl TZ. Kapag gumagamit sila ng assassin, ano, mahirap patayin. Hindi ka pwede magpabaya maglaro pag si Carl kalaban mo. Kapag ka nag-clash talaga, talagang igugod nila yung mga marksman. Yun, talagang kailangan mo protektahan. Nung nakaharit ako, target niya ako talaga. May confidence sa sarili niya na kaya niya. Lalo na paggamit niya Olus. Kasi lahat binibigyan niya kung sino harap. Pag nag-glash, sobrang galing niya mag-micro. Alam niya yung capacity ng hero niya. Magaling siya, ano, galing siya sa may bitawan ng skill. Marunong siyang pumili ng timing na kung kailan siya papasok sa isang clash. Kasi mautak talaga kasi gumalaw si Carl. Sobrang dala siya mag-lance. Ano, sinabage niya pa nga kami. Yung player na nilolookout ko pag clash si Marky. Lalo na pag ano siya 1-1. Kasi pag yung 1-1, yung first skill nun, ano eh. Kailangan talaga timing.